Ano meron sa karera? Ano lang po ito eh, parang practice lang rin po yan. Practice nyo lang? Bakit talaga meron kayo mga tournament? Medyo nag-gate crash lang ako dito. Pumunta ako ng walang pasabi. Pero, nabanggit ko na kay Sir Dindo, aka Master, na one of these days pupunta ako para pumatik at mag-video. Kaya, ayan. Sabi ni Master, regular lang ginagawa itong race sa loob ng 5 taon. At sa Pebrero, may mas malaking event sila na gaganapin. Hi everyone! This is Nili. Welcome to my personal vlog. Mahilig akong kumuha ng mga pictures and videos tungkol sa aking bike rides. Trip kong i-share ito sa aking family and friends, i-share ito sa iyo, para as if kasama ka namin sa aming pagbadya. Sa pagkakataong ito, pupunta tayo sa Daang Reyna, kung saan may gaganapin na karera. Alam niyo po, sa totoo lang, wala akong personal na kakilala dito sa event na pupuntahan ko. Yung mga nakilala ko dito ay na-meet ko lang nung nagpunta ako at nagpakilala ako na, yun, photographer kuno. Bali, isa akong photography enthusiast. Masaya ako na kumukuha ng mga pictures, pati ng mga videos, at i-edit yon, tapos i-upload ko sa social media para naman may maka-appreciate din ng mga gawa ko. Well, hopefully, sana merong nakaka-appreciate. Excuse me po. Tuloy po ba yung race? Ako. Ako lang ba? Kamay coffee break yan. Kamay coffee break. Simula na po ba? Simula na po ba? Di ba? Wala pa. Okay. Andiyan na ba si Master? Ando na po. Master, magpipicture ulit ako ah. Oo, oh, mas maganda. Oh. Anong oras po mag-start? Restart na lang. Ay na? Okay. Hi. Bali, itong photography and videography na to ay hobby lang talaga. Nag-e-enjoy ako na kubuha sa mga events at matuto sa mga previous output ko, pati na rin sa output ng mga kapwa ko na mahilig sa photography and videography. Magpipicture ako dito ah. Saling pusa ulit ako. Hindi ka namin nabutin sa mga ano na kapwa. Ah, ganun ba? O, di ngayon. Hindi, mamaya. Bakit, kailan ba kayo nag-MOA? Bakit siya? Kailan kayo nag-MOA? Linggo. Linggo? Saan ba ako na linggo? Ano ba ako? Hindi ko matandaan. Bakit nangyari sa patis mo? Nagkarap ng bala? Bale, 2 days in a row ako pumunta sa Daang Reyna para kumuha ng mga pictures and videos. Dito sa video na to, isi-share ko sa inyo yung highlight ng event.
Yung sa unang araw ng aking pagkuha ng mga pictures, iba yung lens na ginamit ko, yung Viltrox 85mm f1.8. So, nanibago ako. Marami ako mga miss shots, kaya marami akong binura, in-erase dun sa aking memory card. Ang usually kong ginagamit na lens sa pagpipicture or pagpitek ay yung 50 to 140mm. Kaya lang, hindi siya ideal na bit-bitin, lalo na kung magbabike lang ako. Kasi sobrang laki nun at saka sobrang bigat. Kaya nung first day, ang ginawa ko, itong 85mm yung dinala ko kasi relatively maliit siya. Pagdating sa output, halos pareho lang sila. Actually, mas maganda yung bokeh nung 85mm kasi f1.8 siya. Whereas, yung 50 to 140mm ay f2.8. Kaya lang sobrang nagkakatalo sila pagdating sa performance ng autofocus. Mas reliable pa rin yung Fujinon lens compared dun sa mga third party na lenses. Lately, nagiging paborito ko ang mga Carrera. Kasi in fairness dun sa crowd, game sila na magpa-picture at gustong-gusto nila yung mga action photography. Yun din naman yung gusto ko. Gusto kong makuhanan yung mga scenes na sobrang ang hirap i-freeze tulad nung Carrera. Kaya pag na-nail ko yung gusto kong focus, sobrang natutuwa na ako doon at mas may sense of accomplishment ako kapag yung composition na gusto ko ay nakuhanan ko kahit na sobrang challenging nung pinipicturan ko. Sobrang bilis ng mga subjects. Hi, Master! Ano ko lang yung kanya? Meron pa? Meron pa, ma'am! Okay, meron pa tayong 50, 250 above. Okay. Isang manager sa kanya. Ano pinagkaya pa ng manager? Yung manager, saka yung 50 open. Yung 50 open, yun po yung mga professional dati. Ah, okay. Yung manager sa kanya, yung mga may business, yung mga wala. Ah, okay. Eh, ito lang. Yeah, pakilala ko tayo. Ito, mga ay, sige po. Boss! Boss, Ali! Hi po. Aileen! Mukha sa atin sa mga Carrera. Volunteer photographer lang po. Yeah. Hi, sir. Si Tris, 360. Ah, okay. Richard. Ay, hello po, sir. Ay, ikaw yung nag... Apo, opo. Ako pa hindi... Nagawa mo kami ulit? Opo, kanina. Ano lang po ako? Sa ano? Po? Dito sa finish line. Naku... Ikaw pala yun. Opo. Ikaw yung nakuha sa amin. Opo, doon din. Tsaka doon, wala lang. Lagi po siya dito sa tagalan. May basic. Opo. Ano? So, pa-follow ka namin, Manny. Ay, eh. Thank you. Opo, meron din po. Ano lang, passion ko lang po. Eh, wala lang. Ito yung nakahiligan ko lately. So, dito ako nagpa-practice mag-picture-picture. So, ayun na nga. Nakakatuwa tong pag-join sa mga ganito klaseng events kasi marami ka rin makikilala from all walks of life. At dito naman sa mga series of pictures na ito, sobrang na-amaze at humanga ako dun sa mga kumakarera na nasa 50 and above. Kasi kita mo yon, andyan talaga yung passion, kitang-kita mo. At saka ang galing nila, ang bibilis pa rin nila kahit na 50 and above. Kaya naman sa puntong ito, parang gusto ko ring subukan na kumarera dun sa women's edition nila. Kaya lang, pag sumali ako, sumubok ako dito sa race na to, for sure, kasama ako dun sa break uwi. Kasi naman, wala naman akong training. Bukod dun, pakiramdam ko, hindi naman ganun kalakas yung aking mga binte. Feeling ko lampa ako masyado for this sport. Bale, sinamantala ko rin yung pagkakataon nito para subukang paliparin for the first time yung aking DJI Mini 2. So, yon. Pero hindi ako masyadong nakapag-record o kumuha ng mga aerial shots habang ongoing yung karera kasi bilang pag-iingat na rin. Tsaka mas nag-focus ako sa pagkukuha ng mga pictures this time compared nung huling pagkakataon na kinover ko tong race na ito. Okay.
So, dahil hindi ako masyadong happy or satisfied doon sa mga kuha ko noong Thursday race, I decided to take another shot noong Friday, kinabukasan. Ine-expect ko rin na mas marami yung mga kasali sa karera ngayong Friday, gawa ng marami yung kanilang categories. Merong women's, merong parang sa mga mas bata-bata, may pang newbie, at meron din daw open race. At pagdating naman sa camera, ang gamit ko pa rin of course yung Fujifilm X-T3 at nagpalit na ako ng lens. Ang ginamit ko na this time ay yung Fujinon 50 to 140mm f2.8. Sa ngayon, ito yung aking paboritong lente kasi very flexible or versatile siya. Gamitin lalong-lalo na sa sports photography. Ang masaklap nga lang, nitong Friday, late akong nakarating dito sa Daang Reyna. Pagdating ko dun sa venue, ongoing na yung karera at meron na palang mga dalawang categories na natapos na yung karera. Medyo nakakataranta rin kasi pagdating ko dito sa area na to, andun na pala sila sa bandang likuran ko at kailangan ko namang huminto dito sa side na to. So ang ginawa ko, pagdating ko doon sa tapat kung saan nakapwesto yung mga audience, tinalong ko na lang yung bike ko doon sa may gilid. Shit. Sa totoo lang, bago ako mag-decide na gawin tong trip na to, na mag-barge in sa event ng may event para kumuha ng picture, marami akong apprehensions. Actually, habang nandito ako sa event na to, may mga apprehensions ako na baka hindi nila gustong kinukuhanan sila, o kaya hindi nila magustuhan yung mga kuha ko. Pero, so far, parang okay naman. Nakakataba ng puso na nagustuhan nila yung kuha nila, lalo-lalo na yung mga candid. Kasi ako personally, mas gusto ko yung candid shots kaysa yung mga nakapost. Kasi doon mo makakapture o mapifreeze yung mga raw emotions. Kaya yon, marami akong mga nakaw na mga kuha. At ito ha, nakakatuwa at the same time, nakakatawang experience na pagdating ko doon, sila na yung nagsasabing, picture o, picture. Parang nagbo-volunteer na sila. Hindi pa ako nakarapwesto, hindi pa ako ready. Hindi ko alam kung pinagtitripan nila ako. O talagang gusto lang nila magpa-picture, pero either way, game naman ako. So, go lang. At tulad ng prinsipyo ko sa mga nakaw na picture, meron din akong ganitong mga galawan sa mga videos. So, ito, kinuhanan ko talaga to para makuhanan ko, ma-capture ko, recorded kung ano yung pangyayari. Para just in case ipagin ako na gumawa ng YouTube or YouTube video, meron akong input or content na makukwento ko kung sino man ang nanonood nito, kung mayroon man. Kung ano nangyayari. So, sa video naman na to, mapapansin ninyo na medyo makulimlim. Makulimlim talaga nung ginanap yung race. So, ang challenge naman nun sa pagkuha ng litrato, dahil syempre, action yon, mabilis yung mga subjects, mataas yung shutter speed. Dahil doon, medyo madilim yung ibang mga kuha ko. Parang masyado siyang ma-contrast. Yun.
Hindi ako sure kung mali yung settings ko. Hindi rin naman kasi ako pro na photographer. At alam kong marami pa akong dapat matutunan sa paggamit ng aking camera. Sa mga susunod na photography gigs ko, susubukan ko naman yung pagpo-post edit. Kasi sa totoo lang, madalang akong mag-edit. Kung mag-edit man ako, very minimal lang, dadagdagan ko lang ng konti yung exposure. Hindi ko sure kung tama ba yung ginagawa ko. Basta kung ano yung maganda sa paningin ko, yun yung ina-apply ko na edit. In the end, marami akong natutunan, hindi lamang sa photography at sa mga errors ko sa photography. Marami rin ako natutunan dun sa sport, sa karera na to. Kaya naman malaki yung aking pagpapasalamat dun sa mga organizers at saka dun sa mga participants na yun, game lang sa pagpapapicture at saka konting mga video. At itong video na to, ginawa ko bilang remembrance at sharing ng perspective ko dun sa event na yon bilang photography enthusiast. For sure, babalik-balik ako dito sa Daang Reyna para kumuha pa ng mas maraming pictures at syempre, sana in the process, mas mag-improve pa ako. With an ultimate goal na sana, kung nakuhanan kita, makita mo yung kuha ko, at pag nakita mo yung kuha ko, sana napangiti kita. Hindi ka na bad trip.